Hello at welcome sa ating bagong video tutorial. Sa video tutorial na to, igagawa tayo ng bench power supply na may variable voltage tsaka variable current. Okay. Maganda to pang charge ng lithium ion battery, lead acid battery tsaka pang test ng iba't ibang equipment natin na DC kagaya ng exhaust fan, motor, ilaw, at iba pa. So, simulan na natin. Pero bago yan, kung bago pa lang kayo sa ating channel, ay pakihit ang subscribe button at ang bell na katabi nito para ma-notify kayo sa tuwing mag-upload tayo ng bagong video. Maraming salamat. Ang gagamitin natin sa project na to ay buck converter, constant current, constant voltage, banana plug socket, yung female, dalawang 100k potentiometer, merong kasamang yung knob niya. So, nabibili naman yan. May nabibili yan. Pwede sana tong ganito, potentiometer. Ito talaga gusto kong gamitin, tong multi-turn. So, kasi 10 ikot siya bago makarating sa dulo. Ang problema dito sa multi-turn ko na matagal lang nakatabi sa akin, 100k ohms pala to. So, tinesting ko siya, hindi siya uubra. Siyempre, yung power supply natin. So, itong power supply na gamit ko ay salvage ko lang galing sa printer na nasira. 24 volt to, 100 watts. So, kung meron kayong ibang power supply, okay rin. Basta, kayang tanggapin ng input ng constant current, constant voltage natin na module, yung voltahe niya. So, 12 volts pwede rin. Kaso, hindi na kayo makakataas sa 12 volt kasi buck converter lang to. Pag sinabing buck, step down siya. Meron din namang boost converter na constant current, constant voltage. Pero, mas tingin ko, para sa akin, optimal na itong 24 volt. Kung wala kayong ganyan, meron namang nabibili na switch mode power supply. Maglalagay ako ng link sa video description. Tapos syempre, box. So, itong box na gagamitin ko, medyo malaki. Shoe box lang to na kasya kasi itong power supply ko dito sa loob. Volt amp meter, 10 ampere. So, lalagay ko to dito. So, simulan na natin. Ang una natin gagawin ay kakalasin natin itong trimmer na to. So, ito ay may tatak na 103. Pag ginugel natin yan, 10k ohm siya. Kaya 10k yung potentiometer natin. Tapos, kung titignan natin dito, sa constant voltage, itong dalawang paan na to ay magkakonekta lang. Kaya, limang wire lang papalitan natin to. Siyempre, bago natin tanggalin yan, testing muna natin siya kung gumagana. So, itong constant current, constant voltage ng module na to, kulay green tong LED, green pula. Yung nakaraang gamit ko sa Powerwall Mini, kulay asul tsaka pula. Tingin ko wala namang pagkakaiba kundi yung LED lang. Mas mura kasi ito ng konti. Pag natesting na natin, tatanggalin na natin tong trimmer at isalpak natin tong potentiometer na 10K. Alright. So, ayan, hinahan ko na. Limang wire lang. Itong tatlo para sa current, itong dalawa para sa voltage. So, yun. Shorted lang yun. Kaya, okay lang yung isang wire na yun. Kakabit ko lang yung potentiometer bago testing na natin kagad. Okay, nilawire ko na yung dalawang potentiometer. Ito sila. Maipit lang sa ating helping hand. So, ngayon, testing muna natin. So, ito yung limang wire. Punta dyan. Maglalagay nila ako ng diagram. Check muna natin kung tama yung rotation natin. Okay, kung tama yung pinagagawa ko. Ito ang magiging voltage, ito ang current. So, inirate ko muna siya temporary. Galing sa power supply natin. Tapos, yung out niya. Ito, lalagay natin muna dito sa DIY na volt amp meter tester natin. Okay. Voltage muna tayo. So, maganda tong tester na to. Kung hindi nyo pa nang panood, maglalagay ako ng link sa video description. Okay, on muna natin. On. Nakakulay green siya. 1.2 volt. Ito yung voltage natin. Taasan natin. Hindi nagbabago ah. Ba't ganon?
Hinaan natin yung volt. Ayun. Sagad. Pinakamababa niya na 1.2 volt. Taas ang kukunti. 10, 13, 16 volt. 23.6 volt. Testerin natin ang input kung ilang volt tayo. 23.86. Okay. 0.2 volt lang ang voltage drop niya. So, kung 12 volt ang input, hanggang 11.8 volt lang. Okay. So, babaan natin to konti. Lagay natin sa mga... Yan. 4.8 volts. Tapos, isi-short ko tong output. Para ma-check natin kung nagana yung amperahe. Dapat ang magkukulay pala pag inan ko to. Yan, nagkulay pala siya. 6.8 ampere. Adjust natin dito sa isang potentiometer. 15. Baligtad ang ikot. Okay. Pakaliwa. Tumataas ang amperahe. Okay. Baligtad lang yung wiring ko sa potentiometer. Itatama ko lang. Tapos, testing ulit natin. Okay, yan na. Itama ko na siya. On ko ulit. 4.8 volts pa rin siya. Angat natin konti. Pin natin 6.4 volts. Inaan lang natin itong current. On. 0 volt. Nagsa 0 volt siya pagka sinishort. Yan. 2 amps. Hanggang 9.9. 10 ampere. Oh. Baka lumalagpas pa ito ng 10 amps. Okay. So, ayos. Pwede na to. Pagkulit. Voltahe natin. So, umabot siya. Mas mababa voltahe. Mas mataas ang amperahe. Okay. So, ngayon, yung volt amp meter naman ang itetesting natin. So, iwawiring ko lang muna siya mabilisan. Tapos, testingin natin yung, para makita natin yung performance ng volt amp meter. Ikakabit ko na rin doon. Okay, ayan. Na-setup ko na siya. So, simple lang yung wiring na ginawa ko. Itong positive ng out ng module natin, kasama yung dilaw. So, ito yung voltage detection. Pero, itong itim, tsaka pula na manipis. So, tatlo yung manipis na wire niya. Nilagay ko siya sa 24 volt in. Itong dalawan to ay para ipower lang itong volt amp meter natin. Tapos, yung negative niya, itong matabang wire, kulay itim, sa negative output ng back module natin, back converter. Siya lang mag-isa dun. Tapos, ito yung kulay pula niya. Siya yung magiging negative natin. So, huwag yung malilito sa color coding. Ito yung negative, yung kulay pula. Tapos, yung positive, diretso lang. Kasama niya naman yung dilaw. Doon ko siya nilagay. Yung power nito, nilagay ko sa 24 volt. Kasi, ano naman to, 4 to 30 volts ang input niya. Ayon sa specification. Ngayon, testing natin. On ko lang. Okay, meron 12 volts. Nasaan na yung voltahe? Adjust natin yung voltahe. Lagay natin sa 5 volt. Itong input, itong output natin, banana plug, short ko lang. Kahit dito na lang. Natin kung magkakaroon ng amperahe. Spark. 4 amps. So, ito yung adjustment natin. Pababaan lang natin to. So, yun yung pag magkakalibrate lang tayo. Kaya ako siya sinishort. Tungaling ko na. Pag magkakalibrate tayo, mabilisan lang. Actually, nag-isipan ko na to lagyan ng switch. Itong switch na tatlo position. Yung gitna, taas, tsaka baba. Tapos, double pole, double throw. So, ang inisip ko dito, ilalagay ko to. Pag tinaas ko to, mag-short yung dalawang yon para ma-adjust natin yung amperahe. Pag in-off natin, walang connection. Pag binaba natin, saka lang magkakaroon ng output yung dalawang yon. Pero, ang problema kasi sa switch na to ay 6 amps lang siya. Tapos, posible kasing makalimutan natin naka-on pag ganun. Kaya, gagawin ko na lang, isi-short ko na lang siya palagi pag ika-calibrate ko yun. Amperahe. So, choice nyo, kung gusto nyo lagyan nun, mas mataas na amperahe ng switch ang ilagay nyo.
Tapos yung fuse, hindi na ako naglagay sa input kasi meron naman tong fuse. At ito ay merong switch, on-off switch. So ilalabas ko yan sa gilid ng box para on-off. Pero kung yung isang power supply ang gagamitin nyo, yung ganito, na 24 volt. So mararecommend akong lagyan nyo ng switch sa input. Yan, meron din yung fuse na built-in. Okay? So ganito lang kasimple yung diagram. So baligtad tong wiring nito. Ito tama ko na lang. Maglalagay ako ng link sa video description. Ngayon, ibubutas ko muna dito. Hanap ko lang ng pwesto. Ito naman na yung natatanggal. Kaya dali lang. Siguro dito na lang to. Dito yung amperahe. Tapos yung output. Dito. So depende na yan sa design nyo. Pwede rin dito sa gilid. Ibubutas ko muna. Ito naman ay shoebox lang. Saka madali lang itong butasin. Ilalabas ko lang yung saksakan sa gilid. Okay. Butas ko muna tapos balikan natin. Yan. Buo na siya. Nabutasan ko na. Ayan na yung ating female banana plug. Current voltage adjustment. Current adjustment. So, medyo nag-crack pa yung plastic. Tapos, ito butas siya. Tornilyon ko lang. Ito yung on-off switch. Tapos, input. Tornilyon lang dito sa gilid. So, yun lang. Ito yung back converter. Hindi ko pa siya na-fix. Bala ko siya i-hot glue na lang dyan. So, ilabas muna natin para dumikit sa body ng power supply. Testing natin. So, kasi meron ako naisip. Pero testing muna natin. Ito yung power plug lang to ng computer. So, on. Ayan, naka-on na yan. Naka-on na pala yung switch. So, meron akong patayan dito. Off. Naka-off na yun. Medyo matagal lang siya mag-patay kasi may capacitor yung may charge pa yung capacitor ng power supply. On ko ulit. So, ayan. So, ito, pala binaba natin sa agad. Tinapat ko lang dyan yung potentiometer. Zero to. Ito, hindi siya makasero. 1.1. Tapos, pag mag-a-adjust tayo ng amperahe, set lang natin to sa mababang voltahe. Set yung test probe ko ng alligator clip. Sakto yan dyan. Kaya pinaglapit ko. Pag sinert ko to, mababa lang yan. Wala. Pero may spark pa rin, no? 60 milliamps. Tapos, ay nagkulay pula na yung converter natin. Yeah, 1 amps. Tapos, pag pinag-iwalay ko to, lagay ko to sa 12 volts. 12.5. Okay? Ito 12 volts na bumili. AC-DC naman to. Kaya walang problema sa polarity. Positive. At negative. Ayan, may spark siya. Pwede natin babaan yung amperahe. Pag binabaan natin ang amperahe, nagda-drop yung voltage. Sa ganyan na yung 800 milliamps. Kasi kahit taasan natin to, yung amperahe, yun lang yung tinatanggap niya. Kaya ganyan yan, 800 milliamps. Sa 12.4 volt. Pag binabaan natin yung voltahe, yan. So meron na tayong variable power supply. Problema ko lang dito, parang hindi magandang walang switch. So, kaya hindi ko pa yan pinipix kasi bala ko maglagay pa ng switch. Switch para sa output lang. So, on-off lang para ito magagalaw natin pero wala pa tong supply. Para maiwasan natin yung spark kasi sa tagalan, hindi maganda yon. Okay. So, ang bala kong gawin, meron ako dalawang option. So, meron ako ditong single switch. Lalagay ko dito. Para sa output, kaso to ay contact rating nito ay 5 ampere, 10 ampere. So 10 ampere kaya niyo yun. Pero hindi maganda yun kasi nakikita natin ito umabot ng 10 ampere. Pwede pang 10 amps ang sagad nito. So okay naman, kaso para sa akin, mas gagamitan ko na lang ng relay. So itong relay na pang motor, ito ay 30 amps, ito 80 ampere. Lalaki ng contact niyan. Pero hindi yan gagamitin ko ngayon. Pwede rin to. Kahit anong 12 volt na relay. Kaso, ito, itong mga electronic na relay, ito kalimitan to, 10 amps. Pero meron ako nakitang 10 ampere na
relay. So, itong 20 amps na relay. So, ito na lang gagamitin ko. Apat lang paan ito. Single pole, double throw to. So, itong dalawa ay coil. Itong dalawa ay contact. Normally open. Kaya common. So, ito yung number. Kung titingnan natin sa gantong relay, yung coil niya 85 tsaka 86. Tama nga ba? Kahit magkabaligtad, walang problema. No? Tapos yung contact niya 30 tsaka 87. Normally open tsaka common. Walang problema kahit magkabaligtad din. Okay? Pero ito ay 12 volts relay. Kahit ganito gamitin natin, sa diagram na gagawin ko, ganito na lang ilalagay ko relay para madaling hanapin. Kaya gagamit ako ng isa pang back converter. Ito, back converter din to. Pero constant current, constant voltage siya. Itong maliit na back converter na to, palagi itong gagamit sa mga project ko. Ito naman ay maliit lang siya. Pero back converter din siya, pero constant voltage lang siya. Okay, 3 amps ang maximum nito. Adjustable din yan. So, isa-set lang natin sa 12 volts. Pero, kung ang relay na, meron tayong relay na 24 volt. So, okay lang. Mas, yun na natin kailangan nito. Kasi ang gagawin ko dito, yung power nito, imbis na nasa 24 volt, isasama ko na dito. Tsaka yung relay. Wala, halos wala namang maliit na amperahe lang. Kayang-kaya nito kasi 3 amps ang rating nito. Tsaka yung 24 volt na input, kayang-kaya niya rin. Subukan na to, okay? So, ngayon, wiring ko lang ulit matulin. Tapos, testing ulit natin para meron siyang out. Pero, ang gagawin ko ngayon, lalagyan ko muna ito ng input. Hinangan ko muna ng wire. Tapos, saka tayo, i-adjust. I-adjust natin siya. Saksak natin dito. Yan, temporary, nilagyan ko muna siya ng wire. Input at output. So, ito yung input palagi. Yan, may arrow yan. May direction. Negative at positive. Tapos, ito yung adjustment siya. Isiset natin to sa 12 volt. So, yung input nilagay ko muna dito sa bench power supply natin. Tapos yung output, gamit natin ang tester muna para ma-adjust natin yung voltage. I-adjust natin to sa 12 volts. Okay? On ko yung power supply. Lagay natin to sa kata nyo, tumataas to. Hindi pala kita. Sorry. 14.5. Pag binabaan natin to, nalaban siya. Ayan. Lagay natin sa mataas sa 12 volt. Kahit sagad natin yan, walang problema. Meron yung amperahe. Walang nagulong. Wala siyang amperahe ngayon. Walang problema kasi wala naman load yan eh. Adjust ko lang tong adjustment niya. Set natin to sa 12 volts. Kahit sobrang konti, wala namang problema. So, ngayon kahit sagad natin yan, sa 24 volt ang gagawin natin input dito sa 24 volt na power supply. Pero kahit babaan natin to, kahit mga 15 volts, 10 volts, 12.6, ayan, 12.2 na siya. Okay. So, back converter siya pero constant voltage lang. Okay. Ngayon, lagay natin to sa 12 volt. 12.5. Ang gagamitin kong switch pala, hindi na yung normal na switch. Meron ako nakita dito. Momentary latching to na halo switch. So, ayan, Honda pa. Binili ko to para sa motor ko pero hindi ko nagagamit. Kaya dito ko na nagagamitin. So, ito medyo nakakalito. Lima ang wire. Pero ang wire na to ay itong negative tsaka positive para lang sa ilaw nito. So, merong halo switch na ring lang. Ito ay 12 volt. Pag nilagay ko to dito, negative tsaka positive. Nakita nyo, ilaw yung Honda niya. Ang power supply nga pala natin, kahit sagad natin ng current dyan, kung hindi naman tatanggapin ng load na nilalagay natin, so wala naman problema. So, ayan. Tapos, itong tatlong natirang wire ay common, normally open, tsaka normally closed. So, gagamitin lang natin siya as simple na switch. Kaya, common, tsaka normally open lang gagamitin natin. Ito. May nakalagay yan dito. Ang common ay itong green, ang normally open ay itong puti. So, hindi, iba-iba ang kulay nito. Nakita ko sa internet. So, check natin yung marking niya dito. Okay?
Tapos, kung mapapansin nyo, nilagyan ko to ng pentel guwit. Kasi negative tsaka positive, pwedeng magkabaliktad ng sakit. Yan. Wala namang problema kasi naging baliktad yung contact tsaka yung negative tsaka positive. Pwede siya may salpak ng pabaliktad. Kaya ang paraan ko dyan, nilagyan ko siya ng guwit, yung sakit tsaka yung mismong switch. Para hindi ako magkamali. Pwede naman yung simpleng switch lang tsaka LED. Kapares nitong diagram na to. So, choice nyo naman yun. Ito lang gagamitin ko kasi ito available. Pwede ko ito ibutas dito. Para lang to sa on ng load. Kukontrolin ito yung relay. Dito na lang siguro sa gilid. Ibubutas ko na lang ito dito. Tapos, i-wiring ko na. Isa pa palang hindi ko na-testing itong relay pala. Okay. Kailangan natin makita kung nagana siya. Tama-tama na sa 12 volt tayo. Tanggalin muna natin yan. Lagay natin ito sa coil. Coil nga ba? Hindi. Ito ang coil. Ayan, meron siya. Lumalagitik. Ayan, naka-on siya. 70 milliamps. Tapos, testarin natin yung resistance niya. Dapat niya may contact na ngayon. Wala. Ayan, meron. Pag binitawan ko to, sabihin na wala yung supply ng relay. Wala. So, okay pa yung contact nito. So, okay yung coil niya. Lumalagitik. Tapos, kailangan may contact yung normally open. Yan. Okay? So, okay yan. Hinangan ko muna ulit. Tapos, iwawiring ko na rin. Balikan na lang natin. Para hindi ito pagal ang ating video. Ayan, tapos na ang ating Honda Bench Power Supply. Honda yung pindutan. Okay. Ganda niya. Shoebox. Nababuksan. Madaling buksan. Pinayos ko ng konti. Nilagyan ko ng mga cable tie. Ayan yung relay natin sa hoba. Ito yung switch. Potentiometer. Ayan yung 12 volt na back converter. Tapos ito yung constant current, constant voltage ng module natin. Okay. So nilagyan ko ng mga hot glue. Kasi paka nabubuksan to, paka mabagsakan ng mga, maiwanan ko ng screwdriver, ganyan, mag-short yung negative na capacity. For safety purpose. Naka-hot glue lang din lahat ng module na yan, pati yung relay. Okay na, meron siyang on-off. May power na to. Saksak natin to. On natin dito. Wala. Ah, patay pala yung power supply. On yung power supply. Okay, 5 volt. 8 volt. Tingnan natin tong Honda na to. Nailaw siya. Beautiful. Malagitik yung relay. So, pwede na tayong mag-set ng voltahe. Testing natin. 12 volts. Kahit i-short natin to, wala. Short natin, on natin. Nagkulay pula yung module, ayun, kita. Dahil see-through, 3 amps. Lagay natin sa mga 500 milliamps lang. May spark pa rin. Okay. Yun ang iniwasan ko, kaya nilagyan ko yun ng switch. 12 volt na exhaust fan ng computer. Lagay natin positive sa positive. Negative sa negative. On natin, si Honda, yon, ganda, beautiful. Pwede natin taasan yung amperahe, wala, hanggang 200 milliamps lang talaga siya. So kahit isagad natin yan, kung ano lang naman hinihingi ng amperahe ng siyaksak natin, hanggang dun lang yan. Siyempre, depende sa voltage. Kung nasa 12 volt siya, yan, 210 milliamps, kahit ba, kahit sagad natin to. Pero pag hinahinaan natin, syempre, iina rin yan. Nakita natin yung voltahe nagda-drop. So, ayan yung optimal niya. So, ito ay 210 milliamps na exhaust fan. So, actually, nakalagay sa kanya 180 milliamps. Okay? Hindi naman ganun ka-accurate yung volt amp meter na yan. Pero pwede na. Natin. O natin. Ang ganda.
Ito nga pala yung wiring diagram na ginawa ko. So, ayan siya. Maglalagay na lang ako ng link sa video description. So, ito yung halo switch. Normally open, tsaka common lang ginamit ko. Tsaka yung negative positive para sa ilaw nung pula na yun. Anong Honda na yun. Ito yung back converter natin na 12 volt. Sinet natin sa 12 volt. Relay. So, itong relay na nilagay ko dito yung automotive relay. Kasi ito yung pinakamadaling mabili sa market. Okay. Pero kung meron kayong electronic relay, kapares ng salvage lang. Mas mataas sa 10 amps. Kung intended nyo naman na hindi umabot to ng 10 amps, okay lang yung mga normal na electronic relay na ganito. Okay. Pero kung ibababad nyo sa 10 amps, so mas mataas na contact rating dapat ang gamitin. Testingin natin yung pinakamababa nyo ngayon. Off muna natin. Tapos isa pa nga pala. So pwede ko pa itong i-upgrade. Pwede natin itong lagyan ng exhaust pan. Pares nito. Tsaka bimetallic strip. Kung meron kayong 24 volt na exhaust fan, mas maganda kasi 24 volt yung input natin. Pwede rin natin ito gamitan ng 12 volt na input. Kaso mga lang, hindi na tayo makakataas dun sa input voltage natin. Kaya mas marirecommend ako yung 24 volt. Tapos, pwede natin lagyan ng exhaust fan na ganito, tsaka bimetallic strip. Pero gusto ko kasi minimum lang yung setup natin ngayon. So, kayo na bahala kung mag-upgrade kayo. Maraming option dito. Yung relay, pwedeng 24 volt nyo kasi 24 volt yung supply. Etong switch na to, pwede yung normal na switch lang, tsaka 5mm na LED. Kapares ang ginawa ko dito. LED tsaka resistor lang. Indicator na naka-on yung output. Ito, lalagyan ko na lang to ng mga pangalan. Tapos, tingnan natin kung kaya nyo pailawin tong LED na walang resistor. Pero, baba muna natin yan sa mga 3 volts. Tapos, baba natin ang brahe. On natin. 50 milliamps ang pinakamababa. Oh, dito ubra. So, masusunog tong LED kasi 20 milliamps lang to. So, hindi niya kaya yan. Pwede rin natin subukan. Kaso masisira lang to malamang. On. Ay, hindi. Pero 60 milliamps. Mag-iinit yan. Inaan pa natin voltay. Pagin natin sa mga... Yan. 1.8 volts. Ay, hindi siya nasa hindi sa 1.8. Ayan yung forward voltage niya. Mataas ang forward voltage ng kulay blue. Pero yan o. Wala siyang amperahe. So, hindi to ganun ka-accurate sa maliliit na amperahe. Pero, napagana niya pa rin kahit papano naman. Hindi rin perfect tong potentiometer. Pwedeng may tolerance tong potentiometer. Pwedeng hindi ito nakakasero. Hindi dahil sa module. So, depende yan. Tapos, yung 10 turn niya, sa tingin ko mas maganda. Pero, okay rin kinalabasan. Satisfied pa rin ako. Okay, testing natin to sa iba. Saan natin to pwedeng gamitin? Pwede natin to pan-charge ng lithium ion. Halimbawa, saset natin to sa 4.2 volts. Tapos short natin to. Naka-off yan. Ano natin? Halimbawa sa 500 milliamps lang. 200, 300. Yan, 500 milliamps. 4.2 volt, 500 milliamps. Safe na tayo mag-charge ng isang lithium ion na battery. Ito naman ay halimbawa lang. Okay. On natin. Ayan, natanggap siya ng charge, oh. 100 milliamps lang. Pababa, kasi full charge yung battery na yan. Okay. Pero ang kagandahan kasi dito, kung gagawa tayo ng 2S, masaset natin to sa 8.4 volts. 12.6 volts sa 3S. Pwede tayong gumawa ng 4S sa 16.8 volt. Tapos yung 5S, 21 volts. Ang maximum, okay. Kamatawid, itong power pack ko na to, pwede ka itong i-charge dyan. Gagamitan ko lang syempre ng ibang. Kailangan pala ito, lagyan ko ng banana plug din to. Okay, gagawa na lang ako ng special para dito. Pero testingin lang naman natin. Saksa ko ito dito. Nasa 500 milliamps lang naman yan.
On natin si Honda. Ayan, charge siya. Pwede natin taasan ng amperahe. Wala na yung natumanggap. Natatanggal yung wire. 1 ampere sa yung taas. 4.4 yun, nag 2 amps. Yun nga lang problema. Napaka-sensitive niya talagang ipihit. Okay? Kapares niya itong 12 volt relay na to. Gusto ko lang i-testing kung buo yung coil niya. So ngayon, sa 12.5, baba natin konti. Pwede natin. Pero pasok sa tolerance yan. So sa 12 volt, lalagay natin sa 86 saka 85, kahit pa paano, baligtaran. Gusto ko lang makita kung nailaw to. May LED pala to. Hindi pala to pwede baligtaran. So, ang negative niya ay 85. Ang positive niya ay 86. Pag may LED lang. So, ayan. Makita natin na gano'n siya. 160 milliamps. Kahit taasan natin to, 160 milliamps lang yan kasi yun ang tinatanggap niya. So, isang paraan din to na makikita natin yung required current ng isang device natin. Kapares nito. Mamaya ano pa tayo. Sample. Tapos, baligtad rin natin polarity nito. Palagi ko sinasabi, pwede ito baligtad. Ito, 85 yung positive. Gawin natin 86 yung negative. Gagana pa rin yan yung ilaw lang. Hindi. Tingnan natin. Ito, lumagitik pa rin siya. Pero pag off, dun kukurap yung ilaw niyan. Yan. Pero makikita nyo, napalok pa rin yung contact niya. Kasi coil lang yan. AC-DC yan. Walang problema dyan. Okay. Polarity ganun. 160 milliamps pa rin siya. Kaya yung ganito, mas maganda lagay natin sa tamang posisyon. Itong relay na to. Ito, papakinggan lang natin lumalagitik. Yan, lumalagitik. Tsaka nararamdaman ko, pero halos wala siyang current. Okay. Kapares nito. Siguro to mga 1 ampere sa 12 volt. So, sa 12.3, tingnan natin kung ilan ang amperahe niya. Kung ilan ang kakainin niyang amperahe. So, taasan na natin yan. Wala. Yun. Luloko tayo dito sa connector niya. 930 milliamps. So, sa ganyan na yun. Kasi, mataas na yan. Binabaan pa natin. Okay. Doon natin makikita, pag nagpa-fluctuate yung voltahe, ibig sabihin, kinakapos na siya sa amperahe. Tasa natin konti, 13-14 volt. Yan, tumataas yung amperahe nyo. 1 ampere, kaya nyo pa. Baka natin to. So, sa mga katawid, itong ilaw na to sa 12.2 volt o sa 12 volt, 900 milliamps yung kaya niyang, yung required niya ng amperahe. Okay. Ganda. Tingin pa tayo ng ibang matetesting. Meron akong motor dito. Ang printer. 12 volt yata itong motor na to. Siguro. Made in China. LN. Wala nakalagay ng voltahe. Ito lang. 1, 2, o 1, 5. Siguro 12 yun. Testingin natin. Negative. Ang motor, baligtaran din yan. Pero dito may marka siyang kulay pula. So, yun yung positive niya. Sa 12 volt tayo. Babaan muna natin ang braye para hindi mabigla. On. Naandar. Halos wala ah. Naandar yung motor pero wala tayong nare-reading. Sa 5 volt na under pa rin siya. Patulang amperahe. 3.5 volt na under pa rin siya. Naikot pa rin siya sa 2.8 volt. Ano nangyari? Sobrang hina ng current nito. Balik natin yung ilaw natin. Tataka ako dun na. Okay,
on ulit. So, ayan, meron reading. Ibig sabihin, sobrang ina nga ng amperahe ng motor na yun. Okay. So, yun. Pwede rin tayo mag-charge ng battery. Lagay lang natin to sa mga 13 point something. 13.1. Tapos, lagay natin to sa negative. Ito sa positive. On ko to. So, mababa lang to. Yan. 1 ampere. Makita natin yung wattage nito. 19 amps. Pwede natin taasan ng konti ito. 1.5. Tumataas yung wattage nyo. 23 watts. Kanina 19 watts. So, 1.2. Hanggang 1 amps lang tinatanggap ng battery. Tumataas na yan. Okay. Ayan, nakita nyo wattage naging 8 watts pag binabaan natin ang amperahe. So, pwede natin kontrolin ang amperahe. Halimbawa, itong battery na ito, maliit lang. Ang datasheet niya, 500 milliamps lang yung recommended na charging. So, lalagay lang natin sa 500 milliamps. Tapos, ayaan na natin. So, yun nga lang, matagal yan. Pero, safe na safe. Yun ang kagandaan dyan. Pinlano ko talaga ilagay ang constant current, constant voltage ng module dito. Tsaka dalawang potentiometer. Tsaka voltammeter. Siguro lalagyan ko na lang din to. So maganda siya. Para maging parang secondary power supply ito. Pero ito ay naka-transformer. Tsaka yung conventional na bridge rectifier na diode. Full wave rectifier para maging DC yung AC. Tapos smoothing capacitor. Pwede rin to. Ito kasi switch mode. Walang problema dyan. Kahit unregulated power supply. So, unregulated yun. Ito regulated to. Pero, ang magre-regulate naman sa atin yung constant current, constant voltage module natin eh. Kaya okay pa rin yun. So, yan. So, maganda siya. Makikita natin yan, 13 volts. Pag tinanggal ko to, magta 13.1 yan. Kasi, nababa ng konti yung voltahe niya dahil sa amperahe. So, nasa constant current siya ngayon. Pag humina na yan, pag nag 13.1 na yan, paina ng paina yan, mag constant voltage na siya. Okay? So, yun ang trabaho ng bench power supply natin. So, isa pa kagandaan dito sa gawa ko, pwede ko itong patayin dito, bunutin to, tanggalin ko na itong power, ligpitin ko lang yung cord, lagay ko dito. Pati itong test probe, pwede ko lagay dito. Kaya nilinis ko yung mga laman yung sa loob. Tapos, takpan ko na ito. Kaya hindi ko siya tinakpan. So, pwede ko na siyang itabi ng ganito. Pag kailangan ko gamitin, nandyan lang yung test probe tsaka yung plug. Extra storage ko pa siya. Okay. So, depende naman yan sa inyo kung gagayain nyo itong project na to. Siyempre, kung anong panel meron kayong available. Kung anong power supply meron kayo available. Kasi kung bibili nyo lahat to, maganda siya. Kaso mga, parang mas affordable na bumili na lang ng gawa na kasi meron namang mga mumurang bench power supply na gawa na eh. Pero kung meron ko yung available na power supply tsaka box, eto, mura lang naman yung mga yan. Etong module na to ay 3,600 yata bili ko sa Lazada. Ayan, nilagyan ko na siya ng mga sticker para sa para hindi ako malito sa katagalan. Tapos ayan, kanina ko pa siya pinapancharge itong battery pack. Okay, so ngayon hanggang dito na lang tong video na to. Maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo. Maglalagay ako ng link sa video description sa mga ibang parts na binili ko, tapos pati yung mga diagram, wiring diagram na ginawa ko. Maglalagay ako ng link sa video description. Maraming salamat sa panonood at sana nagustuhan nyo itong video na to. Kung nagustuhan nyo itong video na to, pakihit ang like button at subscribe kayo sa ating channel. Maraming salamat.